What's up mga kalaguyo? Dito na naman tayo para mag-deliver under Diversion Express. At samahan niyo ako. Ang ruta natin ngayon ay pick up mula sa Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna. At ang nating first drop-off ay papuntang Caloocan. So napakalayo. First time kong pupunta ng Caloocan sa totoo lang. At first time kong babiyahe ng ganito kalayo. So after ng drop-off natin sa Caloocan, may pick up din tayo sa Caloocan din. Di kalayuan dun sa drop-off natin. At i-deliver naman natin sa Project 6, Quezon City. So medyo challenging sa akin to kasi hindi rin ako familiar sa Quezon City. Sa totoo lang, ako yung tao na napakahina sa mga ruta. Sa totoo lang, parang hindi ko matandaan yung mga daan. Kahit paulit-ulit kong puntahan, parang hindi nagsisink in sa utak ko. So yun, magiging gabay natin ngayon ay si Google Maps. Sana hindi tayo ipahiya ni Google Maps. Huwag tayong iliko sa mga walang likuan. At huwag sana tayong dalin sa maling daan. So yun, samahan niyo ako. Gagawin natin tong safe. Pero syempre, i-deliver natin to sa oras. Alright, nandito pa rin tayo sa Santa Rosa, Laguna. Sa kaliwa, nakikita nyo ang SM Santa Rosa. At paglampas natin ng onti dyan, pagkatapos sumakyat dyan sa May Tulay, pagbaba ay makikita nyo ang Robinson Santa Rosa. Now, Robinson Santa Rosa, sa likod nyan, merong call center, which is Teletech Santa Rosa. At doon ako nagtrabaho ng 2 taon mahigit. Shoutouts nga pala sa Team Yana Zone, ang aking makukulit, napakababait ng mga teammates. Sobrang nakakatuwang mga teammates at parang magkakapatid na ang touring namin. Hanggang ngayon, nag-uusap-usap pa rin kami. So, yun. Alright, nandito tayo ngayon sa Service Road, papuntang Sukat. Huling punta ko dito, yung nagbibisikleta pa kami ng aking kumpare na si Cholo Santos. Shoutout nga pala kay paring Cholo Santos. Hindi talaga ako familiar dito, although nagtrabaho ako dito sa Sukat, sa teleperformance sa Sukat, call center din. At medyo matagal na rin yun, ilang taon na rin ang lumipas. Kaya hindi ko masyadong napupuntahan itong Sukat. At lagi lang ako nasa bahay talaga. Kung gumalaman ako, nasa ano lang din, Laguna area lang din. Medyo challenging sa atin to. Kung wala si Google Map, hindi natin mapapagtanto ang tunay na daan o ang tamang daan. Kasi ang dami ring lusutan dito sa Sukat, baka magkamali tayo. So yun na nga, dire-diretso tayo at sa kasalukuyan ay nandito tayo sa may EDSA, papuntang C5. First time ko magmotor dito sa EDSA. Wow! Nakikita ko lang to sa TV na marami nagmomotor. At kung dumaan man ako dito, palagi kami nagko-commute kasi wala kaming kotse. Yun, first time ko magmotor dito, medyo kinakabahan ako kasi may mga motorcycle lane daw dito. Baka mahuli ako. So ang ginagawa ko ay sinusundan ko yung mga motorsiklo kung saan sila dumadaan. Baka sunod ako ng sunod sa kotse eh. Sunod din sa akin yung mga mata ng mga enforcer. Patay tayo dyan. At yun, first time ko ring makadaan dito sa Cubao nang nakamotor motor lang din. Napakalayo nito sa lugar kung saan ako nagmula, sa Santa Rosa. At yun, madalas nakaka-van kami dito, nagko-commute pag dadaan ako dito. At first time ko talagang dumaan dito ng nakamotor. So masaya ako at the same time kinakabahan, excited. Pero tutuloy natin to, walang atrasan. Tara! Okay, nandito na tayo sa Sierra Villas sa Caloocan City. At ang tagal ng ating customer. Tinatawagan ko siya paulit-ulit pero cannot be reached. Kinext ko na rin siya pero hindi nagre-reply. So ang ginawa ko ay tumawag ako sa customer service. At good news, hindi rin daw sumasagot. Ang order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan tap noodles? Bakit ko mabayaran? So, ayun. Ang sabi sa akin ng customer service ay pick-upin ko muna yung isang item dito sa Caloocan and then balikan ko na lang yung drop-off sa Sierra Villas, Caloocan. So, pupunta muna tayo dun sa pick-up natin. Malapit lang dito. And tara! Ayun. On the way na tayo sa pick-up para sa pangalawang delivery natin. Babalikan na lang natin yung drop-off natin dun sa Sierra Villas kasi hindi nasagot si recipient. At yun, nakita ko yung Caloocan Sports Complex dito. Napakalaki pala at ngayon lang ako nakadaan dito sa lugar na to. First time na pagtapa ko sa Caloocan. Yun, malapit na tayo dito sa ating pipickupan. Samahan nyo ako hanggang sa mapickup natin. So yun na nga, napickup na natin yung item. Babalik na tayo sa Sierra Villas para i-drop off ang box na ito, ang laking high chair. So tara! Bulaga!
Nandito na ako sa bahay. Siguro nagulat kayo kasi hindi natin napakita sa video yung biyahe natin na huli, yung huling drop off natin. Kasi anong nangyari ay ganito. Habang naghihintay ako dun sa Sierra Villas sa Caloocan, tinawagan ko yung customer service. Ang sabi nila, pick-upin ko muna yung isang pick-up sa Caloocan din. Malapit lang din dun sa Sierra Villas. So pinick-up ko muna. Pagkatapos ng pick-up ko, hindi agad ako nakabalik dun sa Sierra kasi nalobat ako. Naghanap muna ako ng 7-Eleven. Hindi ko kasi makuha yung power bank ko, nasa ilalim ng compartment. Eh nakaibabaw dun yung malaking box na delivery ko. So pumunta muna ako sa 7-Eleven, nag-charge ako. Naghulog ako ng 4-5 piso para sa 20 minutes. At ang maganda doon, hindi siya nag-charge. Pagkatapos noon, nagpunta na ako sa Sierras, no choice. So, inintay ko si customer. Umula naman na malakas. So, buti na lang mabait yung mga ano doon, yung mga tawag ko pulis o sundalo, yung mga nandoon sa gate ng Sierras mismo. Pinasilong ako doon sa tent nila. At nakipagkwentuhan sa akin yung mga ibang pulis. Napakabait ng mga pulis o sundalo. Hindi ko alam kasi kung pulis o sundalo sila. Napakabait ng mga naka-duty doon ng araw na yon. Napaka-friendly at makukulit din. Mga nagtitrip din sa mga isa't isa. Pagkatapos noon, umulan, dumating yung recipient doon sa Sierras. Nahirapan pa ako. Sa totoo lang, basang-basa ako eh. Pinasampan niya sa tricycle yung high chair na dala natin. Medyo malaki kasi. Kaso, ang liit ng tricycle. So, ang hirap ipasok nung ano, pinilit ko na lang ipasok doon sa loob. Pero, syempre, safe pa rin kasi pinapakiramdaman natin kung masisira. So, yun, naipasok naman natin ng safe. Kaso, ang tagal. So, basang-basa na ako sa ulan. At si ate, usually kasi pagka-deliver mo ng item, ipipicturean mo yung recipient kasama yung item na na-receive nila. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang lakas talaga ng ulan, hindi kami pwede mag-picture. So ang pinituran ko na lang ay yung perang na-receive ko na bayad dun sa item. At pinadala ko sa customer service namin. So pagkatapos nun, naghintay muna ako, nagpatila muna ako. Kasi medyo bumabaha eh. Nagpatila muna ako doon, nagpagkwentuhan muna ako doon sa mga pulis o sundalo na naka-assign doon sa checkpoint doon. Tapos, lumakad na ako papunta doon sa Quezon City na drop-off natin. Medyo natagalan din ako kasi lakas talaga ng ulan. Kinailangan ko pang bumili ng plastic para sa cellphone natin. Kasi yung cellphone natin, ayoko mabasa. Mahirap na kasi puhunan natin yan sa trabaho natin, lalo na sa Google Maps. Pag-contact sa customer service at sa customer mismo. Tapos, pagkatapos mo pa, rumekta na ako sa Quezon City at dineliver ka na doon sa second drop off natin. At na-receive naman ang customer na safe. So yun, pagkatapos nun, umuwi na ako dito sa Laguna. Naligo na ako, nag-sanitize na ako ng mga gamit na dinala ko para safe tayo. Para maging safe din yung mga kasama natin sa bahay. Sa totoo lang, gaya nga nang sabi ko, first time ko mag-drive ng motor papunta sa Caloocan. First time ko dumaan sa EDSA na nakamotor lang. First time ko dumaan sa Cubao na nakamotor lang. At sa totoo lang, first time ko rin sa Caloocan. Sa maniwala ko, hindi talaga ako familiar sa Caloocan. Pero malaking tulong talaga yung Google Maps kasi hindi niya tayo niligaw. Tapos, umuwi na rin ako ng Laguna. Kinakatawa ko, 25% na lang yung battery ng phone ko. Buti, umabot tayo hanggang Alabang bago siya nalobat. Kasi Alabang hanggang sa amin. Hanggang dito sa Santa Rosa, Laguna. Kabisado ko na. So, yun. Hindi tayo nagka-problema pa uwi. Mayabang na naman. Yung mga nagtatanong kung magkano yung kinita natin ngayong araw na to. Dun sa dalawang deliveries na yon, yung unang kinita natin is 500 pesos. At yung drop-off naman sa Quezon City, ang kinita natin dun is 100. Kundi ako nagkaamali, 130. So, kumita tayo ng 630 malinis dito sa dalawang deliveries lang na to. Imagine niyo, dalawang deliveries lang to. Siguro, pag nagka-application tayo, sunod-sunod na yung pasok niyan. Sunod-sunod na yung pasok ng deliveries. Pwede kang maka-anim, pito, walo. Bahala ka sa buhay mo. Yun. So, the more na tumanggap ka ng deliveries, syempre, marami kita mo. Pero this time, dalawa lang tayo. Mano-mano pa kasi tayo, wala pa tayong app. So, pag-isa-isa lang yung bato ng customer at ng deliveries natin. Pero, maganda na to bilang sideline. Maganda na rin to bilang extra income. Nakakagala pa ako. No? Titingnan nyo, napuntahan ko yung lugar na hindi ko pa napupuntahan. Kasi ako, willing akong mag-take ng risk. Eh. Basta, alam na, wala tayong sinasagot sa ang tao. Syempre, safe pa rin tayo. Nag-iingat pa rin tayo. May dala tayong alcohol. Hindi tayo natatanggal ng mask. Yung mga gusto mag-apply, isasend ko ulit yung link sa description. At yung gusto mo magpa-deliver o magpa-set ng booking sa Diversion Express, nandyan lang din sa description ang ating link. So, yun lang mga kalaguyo. So, pagkatapos nito, yung susunod na deliveries natin, i-vlog pa rin na... Sandali lang. I-vlog pa rin natin para may idea kayo
kung anong mga nangyayari. Ayan yung ating YouTube channel. Sa mga gusto mag-subscribe, click nyo yung subscribe button at click nyo rin yung bell para ma-update kayo ng mga new videos ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Alam ko, konti pa lang tayo, pero darating din tayo dyan. Sana barang araw ma-monetize. Pero kahit di ma-monetize o ma-monetize, okay lang, gagawin pa rin natin to. Kasi hilig ko talaga eh. Hilig ko talaga mag-video editing. Hilig ko kumuha ng mga kung ano-anong videos. Kita-kita-kita-kita. Daming kita. Kita-kita tayo mga kalaguyo sa susunod na vlog. At syempre, mag-iingat kayo. Enjoy your day. Think positive lang kahit nagsasuffer tayo sa pandemyang ito. Malalampasan din natin to. At mag-iingat kayo lahat, okay? I'm out. This is Angel Boga. Salamat po.